ulit mag-import ng Pilipinas ng daan-daan libong metriko tonelada ng bigas. Eksklusibo raw itong ibebenta sa mga kadiwa store sa halagang 29 pesos kada kilo. Pero piling mga benepisyaryo lang ang pwedeng makabili. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Pinaplansya na ng Department of Agriculture ang plano nitong mag-angkat ng mayigit 363,000 metric tons ng bigas para tiyaking sapat ang buffer stock ng Pilipinas. Kasunod yan ang target ng gobyerno na ilunsad na sa Hulyo ang programang Bigas 29, kung saan sisimula na magbenta ng mas murang bigas sa mga kadiwa store sa halagang 29 pesos kada kilo. Subsidized ng gobyerno ang ibebentang bigas sa mga kadiwa store, kaya di hamak na mas mura ito kumpara sa bigas sa merkado. Pero paglilinaw ng DA, prioridad pa rin ang pagbebenta ng local rice sa kadiwa. Kaya inaprubahan na rin ang pagbebenta ng NFA ng mga paluma o at least tatlong buwan pero magagandang klaseng stock na bigas. Yung importation, of course, subject yun sa magiging clearance. Una, kung papayagan yung amendments sa RTL. Pangalawa, kung magkakaroon na executive order na i-allow ang DA to do this. Kasi under Price Act, pwede naman. Tinatayang gagastos ang gobyerno ng hanggang 1.5 billion pesos para dito kada buwan kabilang ang subsidiya. Pero paglilinaw ng ahensya, eksklusibo lang ang 29 pesos na bigas para sa mahihira gaya ng may kapansanan o PWD, solo parents, senior citizens at mga katutubo. Pwede silang bumili ng hanggang 10 kilong bigas sa kadiwa kada pamilya mula sa kasalukuyang 3 kilo lang. Sa ngayon, naglalaro pa rin sa 48 pesos hanggang 55 pesos ang retail price ng bigas sa mga palengke. Kaya para mapababa pa lalo ang bigas, ginawa na lang 15% imbis na 35% ng NEDA Board ang taripa sa imported rice hanggang 2028. Wala pa rin executive order na nilalabas si Pangulong Bongbong Marcos para ipatupad ito. Pero kung si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang tatanungin, kalahati hanggang isang taon lang dapat ipatupad ang mas mababang taripa. Hindi naman daw kasi permanente ang mataas na presyo ng bigas. The world price also is artificial in nature. We're seeing na baka September or August bumaba na yung... Once India releases its ban on exports, tingin namin bababa. Ang pag bumaba yan, then mas mura na sana ang bigas, then maybe by that time pwede na itaas ulit yung tariff. Pero ang mga agricultural groups, desididong harangin ang pagpapatupad ng mas mababang taripa. Pangamba nila, lalong babaha ng imported rice sa merkado kung tatapyasan ng taripa. Ang resulta, siguradong malulugi na naman daw ang mga lokal na magsasaka. Even today, may mga reports na kaming natatanggap na ang buying price ng palay below 20 pesos per kilo. Pagka pumasok po yung main harvest bandang last quarter of this year, imports will be cheaper. We're very concerned na babagsak talaga yung presyo ng palay. Ayon sa DA, ito ang tatalakayin sa susunod na cabinet meeting. Pero bukod sa planong pag-import ng bigas, plano rin daw bumili ng National Food Authority ng mahigit kalahating milyong metriko tonelada ng palay sa mga local farmers sa mataas na presyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.